Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah, at si Muhammad ay kanyang huling sugo at kanyang huling propeta. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ito po ang inyong lingkod, Brother Ismail Kacharo, mula sa Rawda Islamic Center. At insyaallah, sa mga pagkakataong ito ay magtatalakay po tayo ng mga talakayin na may kinalaman sa pagsalubong natin sa buwan ng Ramadan o sa buwan ng Ramadan. Ito pong pagtalakay na ito ay serye po ng mga aralin na tatalakayin ko at ng aking mga kasamahan mula sa Rawda Islamic Center, insyaallah subhanahu wa ta'ala. At ang unang aralin po mula sa mga aralin na ito ay ang aralin na may kinalaman sa kahigtan ng Ramadan at ang pag-aayuno dito. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus shahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayon po sa pagkakasalin sa Tagalog sa pinakamalapit nitong kahulugan, sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang buwan ng Ramadan, ito ang buwan na kung saan ibinaba ni Allah ang Quran bilang gabay sa mga tao at malinaw na katibayan. Bilang gabay sa mga tao at malinaw na katibayan at mga patunay. Kaya't kung sino man sa inyo ang makita niya, ang buwan dito ay pag-aayunuhan niya ito. At kung sino man sa inyo ang may sakit o hindi kaya naglalakbay, ay palitan niya ang kanyang pag-aayuno ng ibang araw na tulad nito. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddata, at upang kumpletuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo ang inyong pag-aayuno. Iniibig ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo ang kagaanan, at hindi niya iniibig ang, at hindi niya ginugusto ang kahirapan. Upang tayo ay kumpletuhin natin ang ating pag-aayuno, kumpletuhin ang pag-aayuno, at magpasalamat para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At upang magpasalamat, hari nawa tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito pong ayang ito ay nagpapatunay sa kahigtan ng buwan ng Ramadan na dito po ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Nagabay sa mga tao at malinaw na patnubay sa mga tao. At dito rin po sa ayang ito, sa Suratul Baqarah, verse 185, na sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala na hari nawa tayo ay magkaroon ng pagkakataon na tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpletuhin natin ang ating pag-aayuno upang tayo ay magpasalamat sa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith naman po, na sahih, ayon kay Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag dumating na ang buwan ng Ramadan ay binubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ang mga pintuan ng paraiso, at isinasarado niya ang pintuan ng impyerno. At ikinakadena niya ang mga satanas. Sa isang narration, wasulsilati shayatin, at ginagapos niya ang mga satanas. So dito, mapagtatanto natin na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang tumutulong sa atin upang makagawa ng kabutihan sa kahigtan ng Ramadan na ito, na binubuksan niya ang pintuan ng paraiso bilang pagbibigay, no? Pagbibigay ng
pagbibigay ng magandang balita sa mga mananampalataya sa buwan ng Ramadan. At isinasarado niya ang impyerno at sinasarado niya ang pintuan ng impyerno. At ikinakadena niya ang mga satanas. Sa isang hadith naman, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man sama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga naunang kasalanan. Ang ibig sabihin, kapag dumating na ang buwan ng Ramadan at ang isang tao mag-aayuno siya para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang pag-aayuno ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay patatawarin niya ni Allah sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan. At ang ating pagbibigay ng babala dito na hindi po lahat ng kasalanan ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pag-aayuno, kundi ang pinapatawad lamang po ni Allah subhanahu wa ta'ala na kasalanan dito ay ang mga kasalanan na maliliit, sapagkat ang malalaking kasalanan ay ang kinakailangan po dito ng isang taong nagkasala ay magtauba, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng mga kondisyon nito. At sa isang hadith naman po, sa hadith Qudsi, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kullu amalu ibnu Adam lah illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih." Sa isang narration ng hadith al-Qudsi, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng bibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng gawain ni Adan ay sa kanya maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay para sa akin, kaya naman ako ang magbibigay ng gantimpala dito. Ito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kalugtong ng hadith na ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya naman sa kapag dumating ang araw ng pag-aayuno, ang isa sa inyo, kapag siya ay ininsulto o hindi kaya ay nakipagtalo sa kanya, sasabihin niya, ako ay nag-aayuno. At huwag siyang gagawa ng mga kalaswaan at magsasalita ng mga kalaswaan sa araw na ito. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa hadith na ito na sa isang taong nag-aayuno ay mas mainam pa ang hininga niya. Mas mainam pa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang taong nag-aayuno ay mas mainam para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang hininga niya kesa sa pabango ng mosko. At sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa isang nag-aayuno ay meron siyang dalawang makukuhang kaligayahan o kasiyahan. Ang unang kasiyahan dito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasiyahan na mararamdaman ng isang nag-aayuno kapag siya ay magsasagawa na ng iftar o kakain na sa kanya mula sa kanyang pag-aayuno. At kasiyahan na matatagpuan naman niya kapag natagpuan niya, o di kaya kapag sa araw na ng paghukom na siya ay gagantimpalaan na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga ginawa. Sa pagfa-fasting niya, ay bibigyan siya ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. At siya ay masisiyahan dahil sa pagbibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ng gantimpala. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong hadith Qudsi na ito, ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, napakagandang babala sa atin o balita sa atin na sa buwan ng Ramadan, ang lahat ng pintuan ng paraiso ay binubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yon, at binibigyan niya ng gantimpalang walang sukat ang isang taong nag-aayuno. Sinabi sa hadith na ito na ang pag-aayuno ay binibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward ng walang hangganan. Ibig sabihin, hindi niya binibigyan ng takda kung hanggang kailan lamang itong reward na ito, hindi gaya ng mga ibang gawain. Kaya ito ang kahigtan ng Ramadan, na dito binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Ito ay binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na patnubay sa mga tao ang Quran, at ibinaba niya ito sa mabiyayang buwan na ito. At napakaraming hadith pa na ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kahigtan nito na pagpapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman insya Allah subhanahu wa ta'ala, pagsikapan po natin na isagawa ang mga gawaing mabubuti, magagandang gawain sa abot ng ating makakaya
sa buwan na ito. At insya Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay serye ng ating mga talakayin. At abangan nyo po ang susunod na serye insya Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito na lang. Maraming salamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.